Hi! Join me as I travel and explore the 82 beautiful provinces of the Philippines. In this video, pupunta ako sa probinsya ng Ilocos Norte. Today is Thursday and nasa Eton Centris kami dahil dito ang meet-up place para sa aming Ilocos Norte and Ilocos Sur trip. This time, kasama namin ang parents namin and first time nila sumama sa isang joiners tour, kaya naman excited kami na ipasyal sila sa Ilocos Region. Time check 5 a.m. After 8 hours na biyahe with few stopovers, we made it here sa Vigan, Ilocos Sur. Medyo napaaga lang kami, kaya nagpapaliwanag lang kami dito sa Vigan at maghahanap ng bukas na papagbe-breakfastan. Tapos diretso na kami sa Lawag para sa day 1 ng aming tour. So tignan nyo, kahit na sobrang aga, ay napakadami pa ding tao dito sa Calye Crisologo. This trip is organized by Buhay Kalyang Gala. And we paid 3,500 pesos per person. Kasama na dito ang van transfer, 2 nights accommodation, and 2 breakfast. You can check their Facebook page for more details. Time check, mag-8 a.m. na and nandito na kami sa Ilocos Norte. Ang first itinerary namin ay ang sand dunes. So magpo 4x4 ride kami with unlimited sandboarding sa sand dunes for 2,500 pesos. 4 to 5 packs ang pwedeng maghati-hati doon. So nag-register na kami ngayon, yung mga may iwan dito sila sa waiting area. And mga almost 2 hours yung itatagal nung sand dunes adventure. Ayan, simula na ang aming 4x4 sand dunes adventure. Hindi sumama sila nanay kasi hindi na kakayanin. Baka atakihin sila sa puso. Kaya kami na lang muna. Ayan, kami nga pa. Ang Poway Sand Dunes ang isa sa pinakasikat na tourist spot sa Ilocos Norte. Ang 88 square kilometers na sand dunes na ito ay naging film location ng mga sikat na pelikula gaya ng Himala ni Nora Honor at Panday ni Fernando Poe Jr. Must try ang 4x4 jeep ride adventure dito dahil bukod sa mala roller coaster na experience ay ililibot ka nito at mas makikita mo ang kakaibang ganda ng sand dunes. Ito na, kasalukuyan na kami nag sa sand dunes 4x4 adventure! Ah! Oh my God! Nag-stop lang kami dito sa gitna kasi dito na yung area kung saan pwedeng mag-sandboarding. Limited yan kasama yan sa binayaran nyo. Ayan, next stop naman namin, dito kami sa Malacañang of the North, sa Paway, Ilocos Norte. So pagpasok, magbabayad lang tayo ng entrance fee na 70 pesos. Tapos 50 para sa mga student and senior citizen. So ayan, pagkabayad nyo ng entrance fee, bibigyan kayo nitong mga stab and papasok kayo sa loob. Papakita nyo ito dun sa loob. Ayan, nagpi-picture taking muna kami bago kami pumasok sa loob. Join nanay and tatay. Ayan, pasok na kami. Dito nyo ipipresent yung ticket sa labas bago kayo pumasok. Ang Malacañang of the North ay isang presidential museum na matatagpuan sa Paway, Ilocos Norte. Ito ay may 2 palapag at matatanaw dito ang Paway Lake. Ginawa ito ng Philippine Tourism Authority noong 1977
para sa 60th birthday ng dating Pangulong Ferdinand Marcos. At ito rin ang naging official residence ng kanyang pamilya kapag sila ay nasa Ilocos Norte. May 7 kwarto ang mansyon na sinasabing lucky number ni ex-president Marcos, at bawat kwarto ay may iba't ibang tema mula sa mga historical events at iba't ibang public programs noong Marcos era. Ang next destination namin ay ang lighthouse. So dito yung parking lot ng mga van. From here, kailangan nyo nang sumakay ng tricycle. Panik doon sa taas kasi hindi na pwede yung mga sasakyan doon. Pwede ding maglakad. Tapos dito may mga bilihan ng souvenirs and may CR din. Pwedeng maglakad papuntang lighthouse, pero mas advisable na mag-tricycle for only 10 pesos per passenger. So ito yung lighthouse. Pwedeng pumanik dyan para mas makita mo yung loob ng lighthouse. Pero kung pagaya nila nanay at tatay na napapagod na, pwedeng dito na lang magpahinga. And maganda rin naman yung view dito. Kailangan di ko lang makain makain. So, nakapanik na kami. Let's tour inside the lighthouse. Ang Cape Bojador Lighthouse o Burgos Lighthouse ay matatagpuan sa Vigia de Nagpartian Hill, Burgos, Ilocos Norte. Kailangan nyo lang magbayad ng entrance fee na 50 pesos per person at makakapasyal na kayo sa loob ng lighthouse na meron ding mini museum. Ang lighthouse ay unang inilawan noong March 30, 1892 at tanaw na tanaw dito ang Cape Bojador. Ito rin ang nagmamarka sa pinakahilagang kanlurang bahagi ng Luzon, at ang Cape Engaño Lighthouse sa Palawi Island, Santa Ana, Cagayan naman para sa pinakahilagang silangang bahagi. Ayan, nandito na kami ngayon sa Pagudpud and nagpipicture lang kami dito sa Pagudpud Welcome Arch. After this, pupunta na kami sa iba pang tourist attraction sa Pagudpud and mag-check-in. Ang next stop namin ay ang Patapat Viaduct na matatagpuan sa bayan ng Pagudpud, Ilocos Norte. Ang 1.3 kilometers na coastal bridge na ito ay binuksan noong 1986 at pinagdudugtong nito ang Ilocos Region papuntang Cagayan Valley Region. This has also become a well-known tourist attraction ng Ilocos Norte dahil sa napakagandang mountain and coastal view dito. Okay, last stop na namin to before ang aming homestay. Dito kami ngayon sa Bantay Abot Cave. Ayan, yun siya. Pwedeng bumaba dyan, may hagdan dyan. And pwedeng pumunta doon sa pinaka-cave sa loob. Ayan, we decided to explore yung cave. Ako nakapunta naman ako dito, pero sila kasi hindi. So, nandun yung mga kasama namin. So ayan, nagpipicture taking sila as of this moment. Medyo umaambun nun muna, pero laban tama. Ang ibig sabihin ng pangalang Bantay Abot ay mountain with a hole o bundok na may butas. Walang entrance fee dito, pero mag-ingat lang papunta dahil medyo mabato ang dadaanan. Ayan, time check 4 PM. Nandito na kami sa May Blue Lagoon. And sa tapat lang nito yung aming homestay, ang Marites Homestay. Ayan, so pasok na kami. Sa room 9. Papakita ko sa inyo yung pag-iisaya namin for tonight dito sa Pagudpud. So meron ditong parang pwedeng kainan, table. And then here, yung parang mini kitchen, yung room ng mga kasama namin, and dito kami sa room 10. Ayan, kama, double deck. Here,
Okay, after naming makapag-settle down sa room, magsiswimming lang ako konti while watching the sunset. And papakita ko sa inyo yung Blue Lagoon. Rainbow. Tapos yung beach. Blue Lagoon nga eh. White sand. And we also have the windmills sa background namin. Kaya sobra, sarap mag-swimming dito. Ang Blue Lagoon ay dinarayo dahil bukod sa puting buhangin at asul na tubig, ay meron din ditong napakagandang view ng mga windmills. Hindi ko rin pinalagpas na mag-swimming sa napakalakas yet exciting na alon ng Blue Lagoon. Around 7 PM ay kumain na kami ng aming dinner at di namin pinalagpas ang mga Ilocan dish gaya ng poke poke at pinakpet. Good morning! So ayan, after namin manood ng sunrise, magbe-breakfast na kami dito pa din sa Marites Homestay and Restaurant. Look! Windmills! Ayan tayo. Ayan, kasama na sa binayaran namin tong breakfast na to. So, 8 PM na, nag-checkout na kami and pasakyan na kami ngayon lahat sa van para sa day 2 ng aming tour. So, update ko na lang kayo pag nandun na kami sa first destination. And time check, 9 AM, nandito na kami ngayon sa Kapurpuruan Rock Formations. Entrance fee ay 30 pesos. Tapos dun sa entrance, may mga nag-offer ng payong kasi mainit nga papunta. Donation lang yung bibigay nyo. And pwede rin kayo mag ganyan. Magkabayo 100 lang. Round trip na 'yan. Kaya lang medyo mainit kasi pagkasabayo. So we decided na dito na lang maglalakad na lang kami dito. Hindi na din kami nagpunta sa Bangi Windmills kasi kahapon ng ulan na nagpunta kami doon. Ngayon din na kami bumalik dahil madami namang windmills dito sa Kapurpuruan Rock Formation. So kailangan nyo lang maglakad ng humigit kumulang 5 minuto para marating ang view deck ng rock formations. Ayan, so from the entrance meron lang lalakadan na pathway papunta doon sa viewing deck ng Kapurpuruan Rock Formation. So better nga na may dala kayong payong kasi mainit. Ayan, nandito na kami ngayon sa view deck ng Kapurpuruan Rock Formation. So ayan siya. Kapag ka nag horseback riding kayo,
dun kayo sa bandang area doon magpupunta, makakapunta kayo sa likod ng rock formation. Pero kami, nandito kami ngayon sa view deck ng Kapurparawan Rock Formation. Ayan na sila. Hindi, hanggang dito na lang talaga tayo. Ang Kapurpurawan Rock Formation ay isang natural rock formation sa Burgos, Ilocos Norte. Ang pangalan nito ay mula sa Ilocano word na puraw, na ang ibig sabihin ay puti dahil sa mga puting limestone formations na nabuo dito. Marami ding windmills na makikita sa paligid nito na nakadagdag pa sa ganda ng tanawin sa tourist attraction na ito. Ayan, may mga tinda rin dito ang mga souvenirs, chef, magnets, windmills, lighthouse, and mga t-shirts, bags, mga iba't ibang accessories. Ayan, dito sa may entrance ng Kapurpurawan Rock Formation, may parang mini Station of the Cross kung saan pwede rin kayo mag-picture with the windmills sa background nyo. So before kami sumakay ng van, nag-picture na kami dyan kasi baka hindi na kayo makadaan sa Bangui Windmill. Ayan. Ang Burgos Wind Farm ang pangalawang wind farm na itinayo sa Ilocos Norte. At kasalukuyan, meron silang 50 operational windmills. Ayan, bago kami pumunta ng Paway Church, dumaan muna kami sa Lawag City dito sa Sinking Bell Tower. Time check, it's 12 PM. Andito kami ngayon sa Paway Church. Dito na rin kami magla-lunch before we head to Vigan. Ito siya. Ganda, diba? And dito sa bandang gilid, nandito yung kanyang bell tower. So papasok tayo ngayon sa loob ng Paway Church. But from the outside, ito yung view niya. Ayan yung gilid niya. Ganda, diba? Ito siya sa loob. May nakitindo din ang mga souvenirs dito. Mga hosaries. May kasal. Ganda ako. Parang may ikakasal siguro kaya rin. Ang Paway Church o St. Augustine Church ay isang national cultural treasure ng Pilipinas at diniklara ding isang UNESCO World Heritage Site. It was completed last 1710 matapos ang dalawang dekadang paggawa dito. Ayan, tapos na kaming mag-lunch dito sa labas ng Paway Church sa Ilocos Norte. Sakay na kami ng van dahil pupunta na kaming Vigan para mag-check-in, and we will start our Ilocos tour later. Bye! Ayan, bago kami magpunta ng Vigan Ilocos tour, nag-stopover muna kami dito sa Welcome Arc ng Ilocos Norte to take some picture. So, second time ko to sa Ilocos Norte and definitely babalik pa ako sa future. But for now, bye Ilocos Norte! Bye! Pangalawang beses ko nang makapunta sa Ilocos Norte. Kaya kasama na siya sa aking Project 82 Philippines. 32 province to go, #Pilipinas Muna.